Hello mga boss, meron na naman tayong i-repair ngayon, isang CRT TV. Ayan, ang brand niya ay Sharp na 24 inch mga boss. So ang issue nitong TV na to mga boss ay no power. So hindi nagpa-power tong TV na to, yun bali ang problema nitong TV. Ngayon mga boss, itatry natin para makita nyo na hindi nga siya nagpa-power on. So ito po lang TV na to ay 110 volts. So ipapakita ko sa inyo mga boss dito sa kanyang likod para makita nyo. Ayan, nakasulat 100 volts. So 110 tong TV na to mga boss. Ngayon itatry natin para makita nyo. So ito yung gagamitin natin kasi 110 volts tong TV, gagamit tayo ng ABR. Ngayon, i-on natin yung ABR mga boss. Kung napansin nyo, ayan, nag-on na tong ABR. Ayan. Kung titignan natin, ganyan lang yung TV mga boss, hindi umiilaw yung kanyang indicator. So kailangan mga boss, pag-plug pa lang natin dito sa TV, mag-on na to ang kanyang indicator. Napapansin nyo, kahit anong press natin dito sa kanyang mga buttons, wala. Ayaw pa rin mag-on tong TV. So bubuksan na natin to mga boss para malaman na natin kung anong posibleng problema. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, ayan yung kanyang board. So ito palang TV na to mga boss, nabuksan na natin dati to. Siguro, mahigit ng 2 years nung binuksan pa natin. Ang naging problema niya dati mga boss ay putol yung kanyang mainboard. So bali ang ginawa ko dito sa board, marami siyang jumper. So ipapakita ko sa inyo mga boss para makita nyo yung ginawa ko dati dito sa TV na to. Ayan mga boss, kung napapansin nyo yung kanyang mainboard, marami siyang jumper. Ayan. So yan bali yung ginawa ko dati dito sa TV na to mga boss, ayan. Naulog kasi itong TV na to kaya naputol yung kanyang board. So bali ginawa ko dito dati yung kanyang board. Nilagyan ko ng mga jumper. Ayan mga boss, kung titignan nyo, ang dami niyang mga jumper. Papunta dito sa kanyang system IC. Ayan no. So, pinagtiyagaan natin ito mga boss hanggang sa napawagay natin itong TV. Ngayon mga boss, balik tayo sa problema nitong TV. Dahil no power itong TV, so magpo-focus tayo ngayon dito sa kanyang power supply. Kung napansin nyo, ito yung kanyang power cord. So, trace lang natin yung power cord mga boss. Yan na bali yung kanyang power supply primary. So, unang gagawin natin dito mga boss, dito tayo sa kanyang power supply. Once na yung isang TV no power, matik yan mga boss, sa power supply muna tayo. So kung napapansin nyo pala, bale naka-jumper na yung kanyang fuse. Kung titignan natin yung jumper na fuse, sabog, ayan. So kahit isaksak pa natin tong TV na to mga boss, talagang hindi magpa-power tong TV. Kasi nga yung fuse nitong TV, ayan, sabog na mga boss. Kahit na mag-check voltage pa tayo dito sa kanyang main filter capacitor, wala tayong masusukat na supply kasi nga putok na yung kanyang fuse. So itong fuse na to mga boss, hindi naman mapuputol yan or puputok kung walang dahilan. So may posibleng dahilan dito mga boss, bakit pumutok yung fuse nitong TV. Posible, may pabigay na parts or may sirang parts kaya pumutok yung kanyang fuse. Posible rin pala mga boss na isaksak to ng 220 volts kasi nga 110 volts lang tong TV. Pero ganun pa man, malalaman natin yan kung ano bang naging cause, bakit pumutok yung kanyang fuse. At isa pa pala mga boss sa inyong mga beginner or baguan, once na nakita nyong putol yung fuse nitong unit, huwag kayo kagad magpalit ng mga fuse.
kailangan mag-check muna tayo ng mga parts. Katulad ng mga diode, capacitor, resistor. Yan, ito yung pinaka kailangan natin i-test mga boss, itong kanyang regulator. Kapag ganyan mga boss, magte-test lang pala tayo ng mga parts dito sa kanyang power supply. Either sa primary or secondary. So, doon lang tayo mga boss. Huwag tayong alis muna doon. Ngayon mga boss, so nang gagawin natin dito, mag-check muna tayo ng mga parts dito sa primary or secondary. Ang i-check natin dyan, lalo na yung mga rectifier diode. Itong rectifier diode nitong kanyang main filter capacitor. Ayan, yung nakikita nyong malaking capacitor mga boss. Madalas, kapag putok yung fuse nitong mga unit, ang nagiging problema dyan yung mga diode na rectifier. Nagiging shorted. At minsan mga boss, itong kanyang regulator. So, dyan muna tayo magpo-focus ngayon mga boss. I-check ko muna yung mga parts dito sa kanyang power supply. So, gawin ko muna mga boss. So, ito yung gagamitin kong pang-test sa mga rectifier diode. Kung napapansin nyo, nakaset yung aking tester sa buzzer. Ayan. Pwede rin naman sa diode mga boss. Depende na lang sa inyo yan. Pero ako, sa buzzer ako. Once na na-detect natin, ayan, test muna natin yung tester. Ayan, kung narinig nyo, nagbabuzzer. So, dito sa mga diode mga boss, pag tinest natin yung mga diode, kailangan wala tayong maririnig na buzzer dito sa ating tester. Once na meron tayong narinig na buzzer mga boss, sa reverse forward, ibig sabihin nun, shorted tong diode. Ayan yung unang diode, kung napansin nyo, reverse forward, wala tayong narinig na buzzer dito sa tester. Meaning mga boss, okay yung unang diode. Dito sa pangalawa, ayan. So, ganun din mga boss, wala rin. Pangatlo. Ganun din mga boss. Wala. Dito sa pangapat. Ayan, wala. Reverse. Ayan, wala rin mga boss. So, napansin nyo, wala tayong narinig na buzzer tumunog dito sa ating tester. So, meaning nun mga boss, good tong mga rectifier diode. Walang problema mga boss. Ngayon, i-check ko rin tong kanyang resistor. Ayan, yung kulay puti na yan. Ayan mga boss, check natin tong resistor. Ayan, kung napansin nyo, nag-buzzer tong ating tester. So, reading na nakuha natin ay 1.3 ohms. So, meaning mga boss, okay tong resistor. Ngayon, i-check naman natin itong isang resistor na 100 ohms. Napansin nyo mga boss, okay rin tong resistor na to. Ayan, 100 ohms. So, yung resistor na yan mga boss, once na-open yan, hindi pa rin na-under yung TV. So, kailangan mga boss, good din yung mga resistor na yan. Ngayon, i-check naman natin itong kanyang regulator. Tingnan natin mga boss. Basihan natin dito yung buzzer. Tingnan natin baka may grounded dito sa kanyang regulator. Ayan mga boss, so i-check naman natin ngayon itong kanyang regulator. Tignan natin mga boss kung wala bang grounded dito sa kanyang regulator. So magbabase tayo dito mga boss dito sa ating tester kung wala ba tayong maririnig na buzzer dito sa kanyang regulator. So ako ganyan yung ginagawa ko mga boss pagdating dito sa mga regulator na maraming pa. Para hindi na tayo mag-pull out nitong kanyang regulator. Napapansin nyo magbabuzzer tapos mawawala mga boss. Isang segundo lang yata or dalawang segundo, mawawala na yung buzzer. Ayan. So, lahat tong kanyang mga paan itong kanyang regulator mga boss, i-test point natin, tignan natin kung wala bang grounded. Napansin nyo, magbabuzzer siya ng mga ilang segundo tapos mawawala. Ayan. So, kailangan mga boss, lahat ng paan itong kanyang regulator, i-check natin. Tingnan natin kung wala bang grounded. So, napansin nyo, magbabuzzer mga ilang segundo tapos mawawala. So, meaning yan mga boss, dito sa regulator, wala tayong nakitang grounded. So, posible mga boss, okay itong kanyang regulator. Ngayon mga boss, after natin may check yung kanyang regulator, na kung meron bang grounded, napansin natin, wala naman grounded dito sa kanyang regulator. Ngayon, i-check na rin natin itong mga diode, yung mga ibang diode mga boss.
Ayan, pati na rin yung mga senior diode. Mas maganda nang i-check na rin natin yan mga boss para makasigurado tayo. Ayan, napansin natin mga boss, wala rin naman grounded or shorted dito sa mga ibang diode. Ayan, pati itong mga senior diode. Kung napapansin nyo mga boss, ayan, pati rin itong kanyang mga senior diode, wala rin tayong nakitang grounded or shorted. So, posible mga boss, itong nangyari dito sa TV na to, ang naging problema lang, yung kanyang fuse. Posible mga boss, na fuse lang tong TV. Kasi lahat naman na dapat i-check natin dito sa kanyang power supply, wala tayong nakitang shorted. So, posible mga boss, itong TV na to, na isaksak ng 220 volts, kaya pumutok yung kanyang fuse. Kayong mga baguan or beginner, baka nagtataka kayo, na isaksak ng 220 volts to, limbawang tama nga tayo mga boss na isaksak ng 220 volts, pero wala tayong nakitang sirang pyesa or pumutok na pyesa, although na isaksak ng 220 volts. So, ang dahilan doon mga boss, kasi yung fuse na nilagay dito, yung jumper, sakto lang mga boss, hindi makapal. Kaya kahit na naisaksak ng 220 volts, hindi na nanira ng pyesa itong kanyang power supply. Kasi yung jumper na nilagay, manipis lang. So, kailangan mga boss, kayong mga baguan or beginner, once na mag-jumper kayo ng fuse, halimbawa wala kayong available na fuse, okay lang naman mag-jumper ng fuse mga boss. Kaya lang, dapat wag masyadong makapal yung wire na ilalagay or jumper na ilalagay. Katulad dito mga boss, dahil manipis lang yung jumper, kahit na naisaksak ng 220 volts, hindi nanira ng mga pyesa dito sa kanyang power supply. Kasi nga mga boss, kaya hindi nanira ng pyesa, although naisaksak ng 220 volts, yung jumper nitong kanyang fuse, sakto lang, hindi makapal. Kaya nasira lang yung kanyang fuse, hindi na nakatawid dito sa kanyang power supply. Ngayon mga boss, lalagyan ko ulit ng jumper to, tapos itry natin ulit ng TV, tignan natin kung mag-on na ba tong TV. Ayan mga boss, sabi ko nga lalagyan ko ulit ng jumper tong kanyang fuse para may try natin tong TV. Tingnan natin after natin malagyan ng jumper tong kanyang fuse kung under na ba tong TV. Pero ang ilalagay ko na wire dito mga boss, manipis lang. Ayan mga boss, so bale ito yung gagawin natin na fuse. Ayan, kukuha lang tayo ng isang piraso na wire dito tapos itatap natin dito sa kanyang board. Ayan. So, ulitin ko mga boss, kayong mga baguan, once na maglalagay kayo ng jumper dun sa kanyang fuse, kailangan yung manipis lang, huwag masyadong makapal. So, kailangan din naman pala mga boss, huwag naman yung masyadong manipis. Kailangan yung sakto lang. Katulad dito mga boss, ito, sakto na to para dito sa TV. Isishare ko lang mga boss, pagdating pala dito sa mga fuse, minsan, mas maganda pa rin na huwag masyadong mataas na ampere yung ilalagay natin na fuse dito sa mga unit. Kasi, minsan, marami na akong na-encounter mga boss dito sa mga TV, lalo na. Kung titignan natin, limbawa, meron tayong gawa na isang TV, no power. Kapag binuksan na natin mga boss, magigita natin putok yung MOSFET o regulator. Pero kung titignan natin yung kanyang fuse, hindi man sabog mga boss or hindi man sira. So, yun yung rason mga boss. Kaya mas maganda pa rin na huwag masyadong mataas yung ampere ng fuse na ilalagay natin dito sa mga unit. Mas maganda pa rin na yung sakto lang yung ampere na ilalagay natin. Katulad dito sa TV na to, kung titignan nyo, nakaindikit sa board, 4 ampere yung kanyang fuse. Halimbawa mga boss, itong TV na to ay original pa yung kanyang fuse, nasa 4 ampere pa yung kanyang fuse. Once na naisaksak ng 220 volts tong TV na to mga boss, hindi natin masasabi na fuse lang yung masisira. Panigurado, may masisirang mga pyesa dito sa kanyang power supply. Kasi nga mga boss, mataas yung kanyang fuse na ampere. Nakita nyo, naka-indicate dito sa board, 4 ampere yung kanyang fuse. So, balik tayo mga boss. Ngayon, kung napapansin nyo, tapos ko nang malagyan ng jumper yung kanyang fuse. Ngayon, itatry natin tong TV, tignan natin kung hindi ba mapuputol yung fuse na nilagay natin. So, tignan natin mga boss. Ayan mga boss, tapos ko nang may balik yung board. Ngayon, ipa-plug ko na tong kanyang power cord. Tignan natin kung under na ba tong TV.
Ayan mga boss, bale nakasaksak na itong TV. Kung napapansin nyo, umilaw na itong kanyang power indicator, itong TV. Ayan, kung titignan nyo mga boss, nakailaw na yung kanyang indicator. So meaning yan mga boss, hindi na putol yung fuse na nilagay natin. Pagsaksak pa lang natin dito sa kanyang power cord. Ayan o. Ngayon, itry natin sa remote. I-power on natin kasi naka-standby itong TV. So, kunin ko lang yung kanyang remote mga boss. Ayan mga boss, so ito yung remote. Ngayon, i-power on natin. Kung napansin nyo mga boss, meron ng sound. So, ayan, nag-oscillate na itong TV. So, hintayin na lang natin yung kanyang display. Ayan mga boss, meron na rin siyang display. So, bale, naging problema lang nitong TV na to, yung kanyang fuse. Panigurado mga boss, itong TV na to, naisaksak ng 220 volts, kaya pumutok yung kanyang fuse. Mabuti na lang, yung jumper dun sa kanyang fuse, hindi makapal mga boss. Kaya wala tayong nakitang shorted na pyesa dito sa kanyang power supply, kasi nakuwang naputol yung kanyang fuse nung naisaksak ng 220 volts itong TV. Ngayon mga boss, lalagyan natin ng antena. Ayan mga boss, nalagyan na natin ng antena tong TV. Kung titignan natin, maliwanag pa tong TV mga boss. Kahit pa nasabihin na natin na matanda na tong TV. Ayan. So tandaan nyo kayong mga beginner, once na nakapag-encounter kayo ng ganitong problema mga boss, yung sabog yung fuse, na wala naman kayo nakitang mga components na pumuto, huwag kayo kaagad magpalit ng fuse mga boss. Mas better pa rin na mag-check muna tayo ng mga pyesa bago tayo magpalit ng fuse. Katulad dito, kahit na nakita natin na putok yung kanyang fuse, hindi tayo kaagad nagpalit ng fuse. Ginawa ko muna mga boss, nag-test muna tayo ng mga pyesa dito sa kanyang power supply. Hanggang sa wala tayong nakitang sirang pyesa dito sa kanyang power supply, dun na bali ako nagpalit ng fuse or naglagay ng bagong jumper. Hanggang sa, ayan mga boss, gumana na tong TV. So, ganun lang naman mga boss, ganun lang naman yung pag-prepare or pag-troubleshoot sa mga TV. So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Sana kayong mga beginner or baguan, sana dito sa video na to, kahit na ganito lang yung naging problema, meron kayo natutunan. At kung meron man mga boss, huwag nyo sanang kalimutan ni-like tong ating video. At sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So maraming salamat mga boss. Peace.